Pero hindi ko lang alam kung restaurant pa rin siya hanggang ngayon. Okay, so merong music sa taas. Okay mga Jubero, so magandang tanghali sa inyo lahat and nandito tayo mismo sa bayan ng San Roque dito nga sa Marikina. Ayan. Hindi nyo lang na itatanong mga Jubero, no? Ako ay ipinanganak dito sa Marikina, sa parang Marikina. Tapos nung ako ay 8 years old na, lumipat na kami lahat sa Cagayan Valley. And then nung ako ay second year high school, ipinagpatuloy ko yung aking high school sa Manila. Ayan, sa Avenida Rizal. And then, after ko ng high school, tumira naman ako sa aking lola, sa side ng aking mother, sa ano naman, sa Montalban Rizal. Ayan. Okay, so bago tayo dumiretso sa Kapitan Moy Ancestral House, daan muna tayo ng simbahan. Okay, so ito na yung Kapitan Moy Ancestral House, mga kaichubero. Ayan. Halika, tawid tayo sa kabila. So ang pagkakaalam ko, ang Kapitan Moy House ay isa ng restaurant.
Pero hindi ko lang alam kung restaurant pa rin siya hanggang ngayon. So eto na siya mga kaytsubero. Eto na siya, kita nyo. Laki. Nice. Bonifacio Ilagan, Joel Lamangan, Angel Loxin, Heidi Mendoza, Dolphy Gison, tapos dito Venus Ra, Brian Tenorio, Monique Wilson. Mapapansin nyo dito sa Kapitan Moy Ancestral House o Heritage House, marami tayong makikita mga lumang bahay. Ayun, tapos ito, tapos ayun, meron pa dito sa may likod, sa likod nito, tapos ayun, ayan. Okay, so unang pagawaan ng sapatos sa Marikina, sa bahay na ito na naging paaralan, ipinanganak si Laureano Guevara, Kapitan Moy, pangunahing manggagawa ng sapatos sa Marikina. Anak ni na Jose Emiterio Guevara at Matea Mariquita Andres. Nagsimulang gumawa ng sapatos ng mga huling araw ng taong 1887 sa tulong ni na Tebucio Estacio, Ambrosio Santa Ines, Gervasio Carlos at iba pa. Nakatuklas sila ng mga wastong pamamaraan sa paggawa ng sapatos. Ang kanilang patuloy na pananagumpay sa gawaing ito ang nagbunsod sa kapulungang bayan na nagpatibay ng isang revolusyon noong Hunyo 2, 1968 upang gawing isang museo ang bahay na ito. So restaurant pa rin siya mga kaytsubero. Ayan o, kape. Cafe Kapitan. Okay, so ulitin lang natin ano, ito ay isa ng restaurant ano. Ito nga baba. So tinawag siyang Cafe Kapitan Restaurant. So dito sa may kaliwa natin, ito yung kanilang restaurant. Ayan. Mahigit 200 years old na ito. Pero gumagana pa rin ba siya? May tubig po siya. Hindi lang makita kasi hinarangan kasi baka may mo.
Oo nga, yung totoo. Medyo, ano ko nga, parang kung item. Madami pera, pero pautang lang yun. Nice. So, nandito siya sa loob mismo ng restaurant. Ayun na lang po yung teacher, ha? Eh, tapos dito sa kabila, ito yung para sa kanilang events venue. Ayan, meron pang may birthday dito. Ayan. Okay, halika, akyat tayo sa taas, mga kaijulero. Wow. Ayan. So ito yung mahiwagang stairs, staircase. Halika, akyat tayo. Okay, so merong music sa taas. So i-off ko na lang yung audio, ha. Okay, so nandito na nga tayo sa labas, ano. Ayan. So dito sa katabi ng Kapitan Moy Ancestral House, ayan, meron ding lumang bahay. Ayan. So dyan tayo galing, oh, mga kaijubero. Dyan tayo makyat, papunta sa taas. Okay, so dyan tayo galing, Kapitan Moy Ancestral House. Okay, mga kaijubero, so punta naman tayo dito sa Shoe Museum. Ayan o, Shoe Museum.
Museo ng Sapatos, lungsod ng Marikina. Okay, so halos mga sapatos dito, mga sapatos na sinuot ni Miss Imelda Marcos. Okay, tapos dito pa, ayan. Puro Imelda Marcos.